So what's up mga tit? Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Nandito tayo sa stall number 14 dito kay Sir Ping. Ayan, kay Sir Ping. Ayan si Sir Ping. Pinapanood yung vlog natin kay Sir JBM Aqua Yard. Ayan o. Ayan sir. Hello, kamusta po kayo lahat? Subscribe niyo yung channel ni Sir Ping ha. Alam ko marami nang nakakilala sa inyo dito kay Sir Ping. Salamat po. Kung gusto niyo matuto about sa mga aquascaping, kung paano magtanim, si Sir Ping na yung ano nyo. Sir, nawag ka muna dyan, sir. Sige, salamat, salamat. Sige, salamat. Ayun. Pero ang pinaka-pupunterehin natin dito sa mga paninda ni Sir Ping, etong mga gap niya dito. Ayan, meron na siya ditong binibenta mga otits na AFR. Ayan, magkahiwalay pa yung male at female niya, ha? At kung mapapansin niyo yung mga babae, mukhang wala namang damage. Kumbaga, wala pang nakakatusok sa kanila. Virgin na virgin pa yung mga babae niyan. Ayan, ito yung lalaki, ito yung babae na AFR. At dito naman, may mga albino koi tayo, ganun pa rin. Magkahiwalay din, mga otits. So, nasa baba lang yung lalaki, nasa taas naman yung mga babae. Ayan, makikita nyo? Virgin na virgin pa yan, mga tito, wala pa rin tusok yan. Kumbaga, pipili na lang kayo dito ng mga poging lalaki na pwede nyong ipare sa mga yan para sure na goods yung mga anak nila. At syempre, mga otits, dito, meron tayong makikita ditong EBM. Kaya lang, konti na lang nga tayong babae. Ayan o. Konti na lang yung babae, pero marami pa naman tayong lalaking nakikita dito. So, alam ko mga tito, all-time favorite to, lalong-lalo ng mga newbie, itong EBM na to. Kaya kung ako sa inyo, bisitahin nyo na si dito si na Sir Ping. At libreng-libre niya kayong i-guide dito about sa mga pagtatanim niya at sa mga pag-aalaga ng mga ornamental fish. At yung mga gapi niya dito, nagkakahalaga lang naman mga otits ng 350 pair at 450 ang trio. Yun, bahala na kayo ni Sir Ping mag-usap dahil yun nga sabi niya sa akin kanina. Siyempre may discount yan pagka-otit at siyempre, yun nga, paturo lang kayo, mambulabog lang kayo, pati ito, si Sir. Sir, anong name, sir? Kenneth po. L? Kenneth po. Ay, Kenneth. Kenneth pala, sorry, nabibingin ako, gutom na kasi. Yun, hanapin nyo lang din si Sir Kenneth. Ayun, no? Gagayde ko yan yan, gagayde ko yan yan. Yun o. Tapos syempre, bukod sa AFR, ayan, meron tayo ditong mga tuxedo koi. Kaya lang, wala nang babae. Ayan, naubos na yung babae. Kaya, kung gusto nyo mga all males lang sa planted tank nyo, saktong-sakto mga tito, dahil sobrang daming halaman doon na binibenta. Kaya yon. Ito, mga lalaki, lalaki na pour out. At syempre dito, saktong-sakto to sa planted tank nyo mga tito. Para syempre, iba-iba yung kulay na ilalagay nyo sa mga aquarium nyo. Talagang pampawala ng stress. Alam ko mga otits, minsan hindi nakikibagay sa atin ng panahon at minsan hindi masaya ang buhay. Pero bakit hindi mo piliin maging masaya at mag-alaga ng isda para lalo kang maging masaya? Bisitahin nyo na sina Sir Ping. Stall number 14 yan. Ayan o, sina Sir. So yun na nga mga tito, mukhang mapapalaban sa atin si Sir Ping. At Sir, maraming namong problema sa mga koha bees natin na sobrang daming pond snail sa aquarium nila. Sir, ano bang marerecommend mo na pangtanggal nun? Bukod sa manong-manong pagtanggal ng mga pond snail, sir, ano yung marerecommend mo sa kanila? Okay, bago tayo magsimula, mga kahabis, mga kalodi, supportahan po natin ang Betas Journey, Is The One, at saka si Fish of Me Hobby, at saka syempre, Ping Imson, ha? Subscribe nyo, mga tito. Subscribe nyo kami, ha? Sumasayaw yan si sir, o, sir, o. Baka naman. Oo, oh, alam mo, tigas ang tawan ko. Teka lang, nag-blurred tuloy. Sir, nag-blurred bigla. Ay, ayaw ganun? Nila makita. Ayun, o. Hello! Oh, anyway, maiba tayo. Oh, yun nga, nabanggit ni ating kumrade. kumpadre. Kumpadre, nabanggit ng ating kumpadre sa mga namong problema po ng mga pond snail, at saka kung ano-ano pang snail na lumalabas sa inyong mga aquarium. Mm-hmm. Ang isang solusyon na natural na maibibigay ko po sa inyo ang tinatawag nating assassin snail. Assassin snail, sir! Oo. Ito ang ating assassin snail. Okay, kung mapapansin nyo, yung size po niyan, eh, nasa breeder size na po yan. So ngayon, ang trabaho po niya sa aquarium, yung mga very small nyo po na mga peste sa loob ng aquarium, yan po yung tatargetin niya. So kakainin nito, sir, kakainin nito yung mga pond snail natin? Yes, even mas malalaking snail, kaya po nilang kainin po yon. So naturally, ang makikita nyo lang doon sa snail nyo is shell na lang, wala nang laman afterwards. So unti-unti, mauubos po yung mga pond snail po ninyo, yung mga problema nyo ng snail sa loob ng aquarium. And then, ang isa pa pong benefits po nyan, kasi po itong mga assassin snail to nag-hibernate. Mm-hmm. Pagka po nabusog na po sila,
papasok po yan sa ilalim ng mga ano nyo, substrate ng aquatic plants ninyo. So, lahat po ng mga poops nila, mag-iintak yan doon sa loob. So, magsisilbi na po siyang fertilize doon sa inyong mga aquatic plants. So, sir, napakalaking tulong na ito sa ecosystem ng aquarium natin, no sir? Yes, tama. Oh, lalo kung naka-planted lang tayo kasi yun nga, papasok yung mga assassin snail sa kasama na yung poops. Yes, oo. Oh, kasi doon din sila magdudumi. Lahat ng mga kinakain nila, pag-absorb nila, tapos yung mga ano no, nutrients no, napupunta din sa lupa, sa substrate ninyo. So that is the time naman aabsorbin naman ng mga aquatic plants ngayon. So double purpose po siya, hindi lang po para sa pond snail, kundi para din sa ecosystem ng aquatic plants natin. Okay? So yon mga tips, napakalupit na tips. So, kung ako sa inyo mga tito, bisitahin niyo na si Sir Ping dito sa stall number 14. Yay! Woo-hoo! Maraming salamat. Lagi kayo mag-iingat mga kabis, mga kalodi. So yun mga tito, nandito naman tayo sa stall number 18 para syempre manghunting at mambingwit mga tito ng mga gapi nga. Sabi ko nga sa inyo, content naman natin ngayon dito sa Aqualand is gapi. So dito sa stall number 18, meron tayong nasipat mga tito na HB pastel at sobrang murang halaga lang nito mga tito. So ayun yung mga HB pastel na nakita ko at yun nga, nasa labas siya mga otits. So ang ibig sabihin lang mga tito, ayun, dito pa lang sa loob, sasabihin ko na yung presyo, 75 each po siya. Nakakalaga po siya ng 75 each. Kailangan medyo inaan natin kasi nasa labas yung aquarium. Maririnig ng ibang stall, magkakaroon ng price war yan. Kaya ayun, inahan lang natin, 75 each, ulitin ko lang, stall number 18. So tara, silipin na natin. So ito yung sinasabi ko mga otits na HB pastel. Ayan, kung mapapansin nyo yung mga lalaki, mga naka-delta is on din yan mga otits. Ayan, no? Shumay-shete-shete yung buntot nila. Ayun. Nagbe-blurred mga otits. Ayaw magpakita sa inyo. Ayan, ayan. Ang ganda ng dorsal nung isa. Masasabi mong goods na goods din. At eto mga babae, mga tito. Eto yung mga babae kasama ng danyo. Ayan, nagtatago. Ayan, mahaba yung balakang ng mga babae natin dito, mga otits. Talagang ano, mapapasabi ka lang suwabe-suwabe. Smooth na smooth yung mga babae. At pasok naman tayo mga tito sa stall number 17. Yan, pasok tayo dito. So kung gusto nyo mga tito na sobrang malinis yung tank nyo, katulad nito, may ilaw po yan, pero walang bahid ng kalumot-lumot. Ito, bilhin nyo yung snail, na right snail. Ayan o, sobrang linis nito sa tank. Pati yung mga lumot-lumot, hindi nyo na kailangan mag-is-is ng mga tank nyo. Dahil itong ni right snail mga tito, kayang-kaya nang nilisin yung tank nyo. Ang problema lang dito mga tito, pag nagugutom siya, ayun, bumabatsi mag-isa. Ayun, katulad nun, no? Bumabatsi po yung isa. Tayo, pabalik ko tayong isa. Mukhang iiwan ako ito, parang walang forever. So, ayan po yung ni right, ayan. Tayo, magkano po yung ni right snail nyo, tayo? Ay! Sir, magkano yung na-rate, sir? Nandiyan ka pala, sir. 3 for 100. 35 isa. 3 for 100. So, bisitahin nyo na sila, mga tito, lalo yung mga nagagapi dyan. Kailangan nyo to. Itong na-rate snail na yan. Ayun, meron pa sa baba, kaya hindi kayo panigurado, hindi kayo maubusan dahil tumpukan yung mga na-rate snail dito. So, pamotis, pasok muna tayo dito sa stall number 15 dahil nga sabi ko sa inyo, ang sisipatin natin at bibingwitin natin yung mga gapi para this weekend na paparating. Eh, mapakita ko na sa inyo para dito na kayo sa mga stall na pinupuntahan natin yung pupuntahan nyo. Para syempre, alam nyo naman, may supply tayo sa mga pambubulabog ni Audit dito. Yan. So tara, unahin natin to. Ito mga tito, may Tuxedo Koi, HB Blue. Ayan, marami kayong pagpipilian dito. At yun na nga mga tito, ito ang chismis. Kapag walang kapares, ibig sabihin walang babae na available at nakikita nyo na lalaki lang, katulad na itong AFR na to, puro lalaki lang siya, walang may bibigay sa inyong babae, 55 each nyo lang makukuha yan. So yun mga tito, no, magpapaalam na tayo, bisitahin nyo lang stall number 15. Ayan, tignan nyo si ma'am. No ma'am, no? Ayan, tignan nyo si ma'am, blooming na blooming, oh. Kasi nag-iisda. Ayan yun. Ayan yung sikreto. Ma'am, thank you ma'am. Thank you. Salamat po. Ayan o, ganito katahimik na sa Aqualand mga otis, magpasara na.